Ah oui. Pasinayaan po natin ang ating pagdiriwang. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Pagpalain ang ating Panginoong Hesukristo, ang dakilang pag-ibig ng Diyos Ama, na nagpakasakit, namatay at muling nabuhay, ang kanyang biyaya, kapayapaan at pakikipagkaisa ng Espiritu Santo ay sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magandang tanghali po at muli Happy Easter sa lahat. Magandang tanghali po, Padre. Tayo po ay nasa ika-apat na araw ng Pasko ng muling pagkabuhay. Kaya naman patuloy tayong nagtatamasa ng tuwa at galak na bunga ng mapandigtas na pagmamahal ng Diyos. Palakpakan po natin ang Panginoong Diyos. Kaalinsabay ng pag-ulan, ang buhos ng grasya, nawa ay tamasahin nating lahat. Pagkat ang halumigmig ng panahon ay kinakailangan natin sa gitna ng init. Ipagdasal po natin ang isa't isa, lalo na ang mga pook na mayroong mga stranded na mga naglalakbay sa mga daungan, sa mga paliparan at iba't ibang mode of transportation. Sa ating pong pagdedebusyon sa Divine Mercy, ika-anim na araw po ngayon ng Novena, which I hope each one of us is fostering this beautiful 3 o'clock devotion. Kaya naman, muli upang maging marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang, kilanlin at pagsisihan natin ang ating mga kasalanan, mga pagkukulang at humingi kita sa Diyos ng grasya ng kapayapaan, kapatawaran at kalinisan ng puso at kalooban. May kababaang loob ating sambitin, inaaming ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Kawan mo kami, Panginoon. Kawan mo kami, Kristo.
kami. Hati sa Diyos sa kaitaasan. Sa lupa'y kapayapaan, sa mga taong pinagdaya, pinupuri ka namin, inarangal ka namin, sinasamba ka namin, pinagbubunyi namin, nasasalamatan ka namin, dahil sa dakila mong aming kapurihan, Panginoong Diyos, hari ng langit, Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Kristong na anak, Panginoon Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nag-aali ng mga kasalanan na sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nakali mga kasalanan na sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluloklok sa kanan ng Ama, maawa ka, awa ka sa amin, maawa sa sapagkat ikaw lamang ang Ama, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang Hesukristo ang katataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo, sa kanilang ng Diyos Ama. Amen. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kami pinaliligaya mo taon-taon sa pagdiriwang sa Pasko ng pagkabuhay ng Panginoon naming mahal. Ipagkaloob mong sa pagdiriwang namin dito sa lupang ibabaw ay magpagindapat na kami sumapit sa ligayang pangmagpakailanman sa magitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen.
Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Minsan, ikatlo ng hapon, oras ng pananalangin, nagpunta sina Pedro at Juan sa templo. Sa malapit sa tinatawag na pintuang maganda, ay may isang lalaking ipinanganak na lumpo. Dinadala siya roon araw-araw upang magpalimos. Nang makita niya sina Pedro at Juan na papasok sa templo, siya'y nanghingi ng limos. Tinitigan siya ng dalawa at sinabihan ni Pedro, "Tumingin ka sa amin." Tumingin nga siya sa pag-asang siya'y lilimusan. Ngunit sinabi ni Pedro, "Wala akong pilak o ginto, subalit may iba akong ibibigay sa iyo. Sa ngalan ni Hesukristong taga-Nazaret, lumakad ka." Hinawak niya ang kanang kamay, ang lumpo at itinindig. Pagdakay lumakas ang mga paa at bukong-bukong ng lalaki. Ito'y napalukso at nagsimulang lumakad. Palukso-lukso siyang pumasok sa templo, kasama nila at masayang nagpupuri sa Diyos. Nakita ng lahat na siya'y lumalakad at nagpupuri sa Diyos. Nang gilala sila, nang makilala nilang siya ang pulubing dati nakaupo sa pintuang maganda ng templo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa Salmo, Diyos ay dapat parangalan ng banal niyang sambayanan. Diyos ay dapat parangalan ng banal niyang sambayanan. Dapat na ang Diyos, itong Panginoon, ay pasalamatan. Ang kanyang ginawa sa lahat ng bansa'y dapat ipaalam. Siya ay purihin, suubi ng awit, ating papurihan. Ang kahangahangang mga gawa niya'y dapat na isaysay. Diyos ay dapat parangalan ng banal niyang sambayanan. Tayo ay magalak, yamang lahat tayo ay tunay na Kaniya. Ang kanyang pangalan, ang pangalang banal na napakadakila. Lahat ng may nais maglingkod sa poon, dapat na magsaya. Siya ay hanapin at ang kanyang lakas ay siyang asahan. Siya ay hanapin upang mamalagi sa kaniyang harapan. Diyos ay dapat parangalan ang banal niyang sambayanan. Ito'y nasaksihan ng mga alipit anak ni Abraham. Gayon din ang lahat na anak ni Jacob na kanyang hinirang. Ang Panginoong Diyos, ang Panginoon, siya ang ating Diyos. Sa kanyang paghatol ay ang nasasaklaw buong sangsinukob. Diyos ay dapat parangalan ng banal niyang sambayanan. Ang tipang pangako'y laging nasa isip niya't kailanman. Ang mga pangako, kanyang binitiwan sa lahat ng angkan. Ang tipa ng Diyos ay unang ginawa niya kay Abraham at may pangako rin ginawa kay Isaac na lingkod na mahal. Diyos ay dapat parangalan ng banal niyang sambayanan. Magsitayo po ang lahat. Magdiwang tayo ng lubos, ubin ang manunubos. Alleluia, 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 Alleluia. Sumain niyo ang Panginoon at sumain niyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang araw ding yon, ang dalawa sa mga alagad
ay patungo sa isang nayong tinatawag na Emmaus. May 11 kilometro ang layo sa Jerusalem. Pinag-uusapan nila ang mga pangyayari. Samantalang nag-uusap sila at nagtatanungan, lumapit si Jesus at nakisabay sa kanila. Siya'y nakita nila, ngunit hindi nakilala agad. Tinanong sila ni Jesus, "Ano ba ang pinag-uusapan ninyo?" At tumigil silang nalulumbay. Sinabi ng isa na ang ngalay Cleopas, "Kayo lamang po yata ang dayuhan sa Jerusalem na hindi nakaaalam sa mga bagay na katatapos pa labang." "Nangyari roon? Anong mga bagay?" tanong niya. At sumagot sila, "Tungkol kay Jesus na taga Nazaret, isang propetang makapangyarihan sa gawa at salita, maging sa harapan ng mga tao at ng Diyos, isinakdal siya ng aming mga punong saserdote at mga pinuno upang mahatulang mamatay, at siya ay ipinako sa krus. Siya pa naman ang inaasahan naming magpapalaya sa Israel. Hindi lamang yan, ikatlong araw na ngayon mula nang mangyari ito, nabigla kami sa ibinalita ng ilan sa mga babaeng kasamahan namin. Maagang maaga raw silang nagpunta sa libingan at di nila natagpuan ang kanyang bangkay. Nagbalik sila at ang sabi, nakakita raw sila ng isang pangitain, mga anghel na nagsabing buhay si Jesus. Pumunta rin sa libingan ang ilan sa mga kasama namin at gayon nga at natagpuan nila. Hindi nila nakita si Jesus. Sinabi sa kanila ni Jesus, kay hahangal ninyo, ano't hindi ninyo mapaniwalaan ang lahat ng sinabi ng mga propeta? Hindi ba't ang Mesiyas ay kailangang magbata ng lahat ng ito bago niya kamtan ang kanyang marangal na katatayuan?" At ipiniliwanag sa kanila ni Jesus ang lahat ng nasasaad sa kasulatan tungkol sa kanyang sarili, simula sa mga aklat ni Moises hanggang sa sinulat ng mga propeta. Malapit na sila sa nayong kanilang patutunguhan at si Jesus ay waring magpapatuloy pa ng lakad. Ngunit siya'y pinakapigil-pigil nila. "Tumuloy na po kayo rito sa amin," anila, "sapagkat palubog na ang araw at dumidilim na." Kaya't sumama nga siya sa kanila. Nang siya'y kasalo na nila sa hapag, kinuha niya ang tinapay at nagpasalamat sa Diyos, saka pinaghati-hati at ibinigay sa kanila. Nabuksan ang kanilang paningin at nakilala nila sa Jesus. Subalit siya'y biglang nawala at nawika nila. Kaya pala gayon ang pakiramdam natin habang tayo'y kinakausap sa daan at ipinaliliwanag sa atin ang kasulatan. Noon day tumindig sila at nagbalik sa Jerusalem. Naratnan nilang nagkakatipon ang 11 at ang ibang mga kasama nila na nag-uusap-usap. Muli ngang nabuhay ang Panginoon. Napakita kay Simon at isinalaysay naman ng dalawa ang nangyari sa daan at kung paano nila siya nakilala nang paghati-hatiin niya ang tinapay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Jesu Kristo.
Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Muli isa pong mabiyaya at umuulan ng biyayang tanghali sa inyong lahat. Ito pong binasa natin ay hinalaw mula sa Ebanghelyo ayon kay San Lucas, kabanata 24 at talata 32. Ito po yung tinatawag nating The Road to Emmaus. Hindi po ninyo na itatanong dun sa kubidor ng kumbento o rectory nitong Santo Padre Pio. Merong napakalaking larawan doon ng kaganapan nitong Ebanghelyo. Kung hindi pa man po kayo napapapunta ron, ay pag kayo'y dumudulog sa banal na misa, dapat ay Emmaus experience ang inyong nararanasan. Pagkat binabasa sa atin ang salita ng Diyos, sana'y mabuksan ang ating isipan, puso at kamalayan. Nakapiling natin si Kristong muling nabuhay. Kaya namnamin po ninyo yung inyong pagtingin at pagdulog dito sa banal na hapag ng misa. Ito ay Emmaus experience. Palakpakan po natin ang Panginoon. Nabuksan ang kanilang mga mata, ang kanilang kalooban, nakilala na niya si Kristong muling nabuhay, nakasalo, kapiling nila. Yung pong mga alagad, as they go home to their residence, napakatamlay nila. Devastated sila. Mayroon silang tinatawag na Down syndrome. Pakibigkas natin muli. Down syndrome. Puspos sila ng kabiguan. Kaya nanlulumo yung kanilang kalagayan. Pagkat traumatic yung kanilang karanasan. Devastating experience. Pakibigkas natin muli. Devastating experience. Pagkat tatlong taon sila, sunod ng sunod sa ating Panginoong Jesus, ang napala nila, kabiguan. Sa inyo pong buhay bilang mag-asawa, ilang taon na ba kayong nagsasama? Kayo po ba ay devastated doon sa inyong napangasawa? Niligawan ninyo ng durong daming taon, iyan lamang ang napala ninyo. Kayong mga anak, sa piling ng mga magulang na kayo ay humahabi ng inyong mga pangarap, maging dun sa inyong pinag-aralan, yung inyong propesyon, bigo po ba kayo o pulpil? Sana naman sa inyong pagdulog sa banal na misa, sa tuwing pagpunta ninyo at pagdalo, hindi kayo nabibigo. Naalala ko dapat ay sa inyong worship every Sunday, ito'y pagkakataon para kayo'y umigib ng bagong lakas at pag-asa sa Diyos na nagpapala sa bawat isa sa atin. Palakpakan po natin ang Panginoon. Yung tatlong bagay na dapat nating matutunan, hindi nila nakikilala na kasama pala nila sa paglalakbay yung estranghero. Hindi nila kilala na yung palang Diyos sa bawat hakbang ng kanilang mga paa, sa bawat pagkilos ng ating buhay at pagkakabuhay. Ramdam po ba ninyo
na yung Diyos ay kasakasama ninyo o siya ay estranghero sa inyong buhay. Naalala ko, we are all strangers in many ways. Pakibigas natin muli. We are all strangers in many ways. Estranghero. Hindi batid, hindi kilala. Ang paanyaya po sa atin ng inang simbahan ay pagiging synodal church, simbahang naglalakbay. Ecclesia Beatorum. Yun po ang ating sitwasyon. Mula sa sinapupunan ng ating nanay, nung kita'y isilang sa isang maliwanag, nabuhay, nagkaisip, nagkabait. Awan ko kung nagkabait kayo. Ay, dapat ramdam natin yung biyaya at pagbabiyaya ng Diyos araw-araw. We have a tandem or pares or team working with the grace of God so that we could be able to travel this life with the only baggage that we carry is God's love. Pag po kayo ay nagdala ng kung ano-anong bagot-bot o abobot dyan sa paglalakbay na walang pagmamahal, eh nako, napakahirap pong magkabuhay. Kaya sa bawat pagsambot natin ng mga bagahe ng buhay, dapat ito ay ang trademark ay pagmamahal. Otherwise, maganit, para bagang napakabigat ang buhay at pagkakabuhay. Sabi natin sa language of love, for better or for worse, for richer, for poorer, in sickness and in health, until death do us part. Yun ang ating language of love. The dynamics or the interplay of the mysteries. Naalala ko yung nagadasal ng Santo Rosario. May tuwa, may rehapis, may tagumpay, at mayroon ding pagbagtas sa landasin ng kaliwanagan. Via Lucis. Pakibigkas po natin muli. Via Lucis. So the way we travel in our everyday manner of living, we travel the Via Crucis. Pero at the same time, it must be brightened and enlightened by the Via Lucis, ang landasin ng kaliwanagan. Pagkat kita po ay mga anak ng Diyos. Binabagtas natin ay ang landasin ng kaliwanagan ni Kristong muling nabuhay, pagkat pinawi niya ang dilim at lagim ng kasalanan at kamatayan. Kaya unti-unti, kaya nga nung hindi na pa nakikilala, nagkameron sila ng unti-unting pagkayala sa Panginoong Hesukristo. Lalo na nung inasalaysay yung tungkol sa banal na kasulatan. Kita po ay people of memory. We have our own life story to tell. Kaya yung mga alagad sa Emmaus, nag-uusap silang masinsinan. Pumasok o umentrada sa Jesus sa kamakulimlim nilang buhay. Naalala ko't pagka dapit hapon, makulimlim na ang buhay. Pero ngayon po ay napaagap yata't may ulap. Pag po kayo nadidimla ng pag-iisip, saan kayo humuhugot ng kalakasan? Pag po mayroong nalapit sa akin sa kumpisalan, sabi ko ay, mataimtim ka magdasal. Magbasa ka ng Biblia at pagnilayan mo, salaminin mo ang iyong buhay.
Yung iba po, napunta pa sa libingan ng kanilang mga magulang para magkamayroon ng parang personal holy retreat before the tomb of their parents. Pagkat doon sila nahugot ng kalakasan. Kung ikaw may nabalo, naulila, go back to the history of your life. Maski sa amin pong mga pari, naalala ko at kinakailangang medyo yata yung mga kasamahan ko ay may kabiguan pagkat hindi makatawid, maalon. Ano? Mula Marinduque, gustong mag-Easter outing all of a sudden, na-postpone. Matapos yung mahabang pila ng mga sasakyan sa Pantalan para makasakay sa barko, ay nag-anunsyo, signal number one, hindi makatawid. Paano ka tatawid? Pag po kayo ay nilisan ng inyong mahal sa buhay para mag-abroad, the only opportunity for you to communicate is through prayer. Through that moment, nung kayo'y ikasal, nung kayo'y binyagan, dun kita na salok ng kalakasan. Kaya sabi ko dun sa mga pare, pagka nalapit sa kumpisala na, go back to your ordination events. Reclaim that experience wherein you commit yourselves for life. Minsan, mayroong lumapit sa aking nangungumpisan, madre. Kandaiyak yung madre. Pagkat binabakas niya yung kanyang kalagayan. Parang isolated. Iniwan ang magulang, iniwan ang lahat-lahat, pati profesyon, iniwan. Ang sabi ko ay, meron ka bang pinagsisisihan? Ay tayo rin po, marami kitang gustong bakasin sa nakaraan. So katulad ng pelikula, nagre-revista. At yung plotting o ng bawat segment sa pagsushooting, umiikot lamang dun sa talagang pinagmulaan ng lahat. So we retrace our life. Saan ba galing ang buhay mo? Ay di sa Diyos. Ay di, saan ka ba hugot ng lakas? Ay di dun sa Diyos. Merong isang aklat ang pamagat ay Celestine Prophecy. Ang advisory ng Celestine Prophecy, go back to the very roots of your nature to understand yourselves accordingly. Kaya mayroon kitang gradual unfolding of consciousness. Unti-unting nabubuklat na isisiwalat sa atin, sino ka ba? Ika'y mahal ng Diyos na hindi nagmamaliw sa iyong pagmamahal. Kung ikaw man ay nabigo, nagkasala, ipanumbalik mo ang lahat-lahat sa Diyos na ikaw ay matapat. Pawiin ang lahat ng pag-aalinlangan, pawiin ang lahat ng kasinungalingan at pagpapanggap. Magpakatotoo ka at ang Diyos ay magpapala sa iyo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Para sa maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo.
Ang hapag ng Panginoon ay nakahanda na. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang paghahain sumasagip sa sanlibutan at kasihan mong papakinabangin ang buo naming katauhan sa iyong pagliligtas sa pamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Kanino ninyo itinaas ang inyong puso at diwa? Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tuningang marapat na ikaw ay aming pasalamatan, lalo ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang iyong anak na minamahal ay naghain ng sarili niyang buhay. Siya ang tupang maamong umako sa kaparusahan upang mapatawad ang kasalanan ng sanlibutan. Sa pagkamatay niya sa banal na krus, ang kamatayan namin ay kanyang nilupig. Sa pagkabuhay niya bilang manunubos, ang pag-asa't pagkabuhay ay aming nakamit. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Sana sa kaitaasan, bilang palang na paririto, sa hala ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, o sana. Ama naming maawain, ipinaabot namin ang pasasalamat sa iyo sa magitan ng aming Panginoong Hesukristo. Ipinakikiusap namin sa magitan ng anak mong ito na ang mga kaloob namin ay tanggapin at basbasan mo sa pagdiriwang namin ng paghahain niya sa iyo. Iniaalay namin ito sa iyo, unang-una sa iyong banal na simbahang Katolika, pagkalooban mo ng kapayapaan at pagkukop, pagkakaisa, pagtataguyod ang mga kaanib nito sa San Sinukob, kaisa ng aming Papa Francisco na iyong lingkod, kasama ng aming Obispo Gilbert at ang lahat ng nananalig at nagpapalaganap sa pananampalatayang Katoliko na galing sa mga apostol. Ama namin, iyong alalahanin ang iyong mga anak na ngayon aming idinadalangin. Ang aming pananampalataya ay nababatid mo, gayon din ang pagsisikap naming maging tapat sa iyo. Ang paghahain ito ng pagpupuri ay aming iniaalay para sa kapakanan namin at ng mga mahal namin sa buhay, para sa aming kalusugan at walang hanggang kaligtasan sa pagdulog namin sa iyong kadakilaan, Diyos na totoo at nabubuhay kailanman. Kaisa ng buong simbahan, ipinagdiriwang namin
ang dakilang kapistahan ng pagkabuhay ng aming Panginoong Jesucristo. Bilang Diyos na totoo na namalagi pa rin taong totoo, pinararangalan namin ngayon unang-una ang Ina ng Diyos at Panginoon naming Jesucristo. Si Maria na malhating laging birhen, gayon din ang kanyang kabiyak ng pusong si San Jose, ang iyong pinagpalang mga apostol at martir na sina Pedro, Pablo at Andres, sina Santiago, Juan, Tomas, Santiago, Felipe, Bartolome, Mateo, Simon at Tadeo, gayon din sina Lino, Cleto, Clemente, Sixto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Criscoldo, Juan at Pablo, Cosme at Damian, Padre Pio, at ng lahat ng iyong mga banal, pakundangan sa kanilang ginawang mga kabutihan at walang sawang pagdalangin para sa aming kapakanan, kami ay lagi mong kalingain at ipagsanggalang sa magitan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Ama namin, iyong tanggapin ang handog na ito ng iyong buong angkan para sa mga minarapat mong muling isilang sa tubig at Espiritu Santo, sa ikapagpapatawad ng lahat nilang mga kasalanan, loobing mong kami makapamuhay araw-araw sa iyong kapayapaan, huwag mong ipahintulot na kami ibawalay sa iyo kailanman. Bilang mo kami sa iyong mga hinirang. Ama namin, basbasan mo ang mga handog namin ito, marapatin mong sambahin ka namin sa Espiritu at katotohanan, kaya para sa amin ito'y gawin mong maging katawan at dugo ng pinakamamahal mong anak, ang aming Panginoong Hesukristo. Noong besperas ng kanyang pagpapakasakit, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatang kanya sa kanyang banal at kagalang-galang na mga kamay. Tumingala siya sa langit sa iyo, Diyos Ama niyang makapangyarihan at nagpasalamat siya sa iyo. Pinagatihati niya ang tinapay, iniabot sa kanya mga alagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis na ito ng pagpapala sa kanyang banal at kagalang-galang na mga kamay. Himuli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ng aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. O Jesus, laging mahal, iligtas mo kami. Ama, kaming mga lingkod mo na bubuo ng iyong bayang banal ay nagdiriwang sa alaala ni Kristo, ang iyong anak at aming Panginoon. Ginugunita namin ang kanyang dakilang pagpapakasakit, ang pagbangon niya mula sa kamatayan at ang matagumpay na pag-akyat niya sa kalangitan. Kaya mula sa mga biyayang sa iyo rin ang galing, inihahandog namin ang iyong kataas-taasang kamahalan. Ang paghahayin ito na katangi-tangi at dalisay, ang pagkaing nagbibigay buhay kailanman at ang inuming nagbibigay kagalingang walang katapusan. Masdan mo ng buong kasayahan ang aming mga alay na ito. Ganapin mo sa mga ito ang ginawa mo sa mga handog ni Abel, ang lingkod na matapat sa iyo, sa paghahayin ni Abraham na ama namin sa pananampalatayang totoo at sa inihandang tinapay at alak ni Melchizedek na paring hirang mo. Paunlakan mo ngayong tanggapin ang banal at dalisay na paghahain. Makapangyarihang Diyos, hinihiling naming iyong ipaakyat sa banal mong anghel ang mga alay na ito sa dakilang dambanang nasa iyong harap
upang sa pagsasalo sa banal na katawan at dugo ng iyong anak, sa pakikinabang namin ngayon dito sa banal mong hapag, kami ay mapuspos na iyong pagpala at tanang pagbasbas sa magitan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Ama namin, iyo ring alalahanin ang mga anak mong naunang yumao sa amin sa paghimlay sa iyong kapayapaan. Yamang ang tatak ng pananampalataya ay kanilang taglay at sila ngayon aming ipinagdarasal. Ang mga sumakabilang buhay nating miyembro ng pamilya at mga taong naging bahagi ng ating buhay, mga kaluluwa sa purgatorio, sila at ang tanang nahihimlay sa kandungan ni Kristo ay aming idinadalangin sa iyo upang iyong pagbigyang makarating sa pagsasalo, pagliwanag at pamahinga sa iyong piling. Kahit kami ay mga makasalanan mong lingkod, kami rin na nagtitiwala sa iyong nag-uumapaw na pagkapagbigay sa aming pamumuhay araw-araw. Kaya pagindapatin mo rin kami ay makaugnay, makapiling ng iyong mga banal na apostol at martir kasama ni Juan Bautista, Esteban, Matias, Bernabe, Ignacio, Alejandro, Marcelino, Pedro, Felicidad, Perpetua, Agatha, Lucia, Agnes, Cecilia, Anastasia, Lorenzo Ruiz, Pedro Calungsod, at ng lahat ng iyong mga banal, kami naway makapisa nila, hindi dahil sa ginagawang kabutihang kulang na kulang, kundi pakundangan sa iyong pagpupuno sa aming kakulangan sa magitan ng aming Panginoong Hesukristo. Sa kanyang pamamagitan, ang tanang mabubuting kaloob mong ito ay lagi mong pinaiiral, pinababanal, binubuhay, binabasbasan at sa amin ay ibinibigay. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 amen. Sa tagubilin ng mga nagagaling na utos, turo na Jesus na Panginoon natin at Diyos, awitin natin ang dasal ng pamilya. Ama namin, suma sa langit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasaawin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad natin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahin tulad sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at iliyos sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan
Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mong aming pananampalataya at huwag ang aming napakarami, mabibigat at paulit-ulit na pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. May pagmamahal, kagalakan, kapatawaranan, magbinigayang kayo ng kapayapaan at bagong lakas at pag-asa. Easter blessing sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo na may paggalang. Nang hatiin ang tinapay ni Jesus na poong mahal, nakilala siyang tunay ng kasalong kaibigan. Alleluia, siya'y awitan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito nag-aalis na mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Sa loob ng aking
ang isasagawang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Ikaw, Jesus, ang tinapay ng buhay binasbasan, hinati, inialay. Buhay na gana ang samikalo at pagsasalo. Manalangin tayo, Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinapakinabang sa ikapagpapatawad na mga kasalanan, ay gawin mong mga bagong nilalang pakundangan sa pagtanggap namin sa sakramentong banal ng iyong anak na tapamagitan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Panalangin ang pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pedro Alcina, monghing banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan. Bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiyo po muna po ang lahat para sa ilang patalastas. Una sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos sa pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, mga kapiyo, kung inyo pong mapapansin ay sira na at kailangan na ipagawa ang extension area sa pagitan ng Main Church at Divine Mercy Sanctuary. Muli po kaming nananawagan sa mga may mabubuting puso na nagnanais maging bahagi ng paggawaing ito. Mangyari makipag-ugnayan po kayo sa opisina ng parokya o sa pamisahan para sa inyong mga tulong at donasyon. Noong linggo ay atin pong isinasagawa ang blessing of grand opening ng ating Kapiyo Osteria. Kaugnay nito ay mahigpit tayong pinaalalahanan sa ating panawagang Clean as You Go. Sa lahat ng mga lugar sa loob ng pambansang dambana, lalo't higit sa Osteria, pinaalam din po sa lahat na nagamit ng ating main arch entrance, tayo ay may malaking pre-parking dito sa loob ng pambansang dambana. Ikalima, mga kapiyo, bahagi ng pagdiriwang ng kaarawan ni Padre Pio, ngayong 25 ng Mayo, tayo magkakaroon ng car-raffle dito sa pambansang dambana. Ito ay fundraising program upang matulungan ang ating mga scholar ni Pio. Maari kayong makabili ng tiket sa pamisahan, sa HR office o sa mga nakaistasyon sa paligid ng simbahan sa halagang 500 piso lamang. Panoorin po natin ito. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan.
Ang tumutulong sa atin ay ang Panginoon na may gawa ng langit at sanlibutan. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya, ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahen, dasalan, religious articles and items, maging langis na nagpapaalaalan ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin upang ang lahat ng dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoong Hesukristo at ng mga banal magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Ang banal na tubig nawang ito ay magpaalala ng pagkikisa sa pagpakasakit, pagkamatay at muling pagkabuhay ni Kristo sa sakramento ng binyag. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kaparanoong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kaparanoong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ako po si Reverend Father Ulysses Santos Valenzuela Ribamonte. Kami po ay galing sa Diocese of Buac, Marinduque. Kami rin po ay humihingi ng inyong tulong, pagmamahal at donasyon para sa ipinagagawa naming bahay pari na magsisilbing tahanan ng mga nag-retire naming pari, lalo na yung mga may karamdaman. Sa May 10, ay anibersaryo po ng Diocese of Buac. Ika-45 taong anibersaryo at itong bahay pari ay naway magsilbing landmark ng aming pong pagdiriwang. Salamat po. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Pagpalain tayo na makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa'y inialay, pinagdiwang na, humayo kayong taglay ang kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran tuwina. Aleluya, aleluya. Salamat sa Diyos. Aleluya, aleluya. Aleluya, narito na ang araw na dulot ng Diyos. Nabuhay na si Kristo, matinghari at manunubong.